Kasi ginawa mo. Please, tigilan mo na sina Celine. Hindi ako may kasalanan. Sila ang paulit-ulit na ginugulo tayo. Paulit-ulit tayong niloloko. Mom, do you realize what you just did? You entered their house with a gun. Tinatukan mo sila. Muntik na makunan si Chynna. Mom, anong panloloko yung sinasabi mo? First, it was Dominic. Huli na nung nalaman natin na siya pala ang tatay ni Celine. Now, it's your brother! Siya pala ang tatay! Si Leo pala ang tatay nung batang dinadala nung Chynna na yon! What? Oo! Kita mo! That's so funny! You're so stupid! Hindi mo rin alam! Oo! Kasi, niloloko nila tayo! They think we're dumb! Basta, Mom, please, tama na. Tigilan mo na yung panggugol mo sa kanila. Mom, you can go to jail. Please, just stop. You don't really get me, do you? You don't get me! Niloloko nila tayo! Paikot-ikot! Binaiikot ka nila! And yet, sila pa ang kinakampihan mo! Hindi ako! You are disgusting! Hindi ka pa mamatay! Lance. Is it true? Anak ni Leo yung baby ni Chynna? Oo. Sorry kung hindi namin sinabi. Gusto lang naman namin protektahan si Chynna. I understand. Okay? Whatever it is, I'm sure para sa kapakanan niya ni Chynna at ng baby. But Celine, is that the reason why hindi ka nagpaparamdam sa akin? All my calls, all my texts, hindi mo na sinasagot? I didn't even know lumipat kayo ng bahay, Celine. Iwasan kasi kita. That's obvious. Pero bakit, Celine? Maayos naman tayo before. Right? Until you got busy with whatever and hindi mo na tinatanggap yung mga visits ko sa youth facility. Celine, don't you think that's unfair? Hindi mo sinasabi sa akin yung reasons mo. Nung alam ko makakalaya na talaga ako sa Neneng, isip ko na pinaka-importante yung katahimikan ng pamilya ko. At kung mag-uusap tayo, magkikita tayo, may dahilan na naman si Ma'am Velda para guluhin kami. Ayoko na ng gulo, Lance. Celine, hindi gulo yung gusto kong dalhin sa buhay mo or sa family mo. But how can I prove that if you keep avoiding me?